Nakita ka na ba ng white lady? Paano kaya kung may black lady? Alam nyo, madalas ko lang nakikita o naririnig noon ang patungkol sa white lady. At meron din akong experience patungkol dito. Masayang magtipon-tipon at magdiwang, tumugtog ng kagalakan ang lahat. Papuri at parangal sa tiwatang nasa atin. No? Kasi nung unang panahon, nung mga bata pa ako, mga early 90s and 80s, ang lugar na ito na kinatitiri ka namin ay hindi namin tirahan. No? Bago lang namin acquire ito, year 2000. At bago magtayo ng establishmento, no, magkaroon ng dambana dito, ang lugar na ito ay dating basurahan, no, dating bangin. At ang sabi, no, pag mayroong naa-aksidente o may nare-rape or pinapatay, ay nagiging tapunan din daw ang lugar na ito ng mga taong namatay. Nung mga unang panahon, mga 2002, nagsimula na akong tumira dito, no. So far, wala naman akong nakikita o naririnig. Pero ang experience ko patungkol sa white lady noong elementary days. Dahil kasi diba noong elementary days, merong Girl Scout and Boy Scout. At sumali ako sa Boy Scout of the Philippines at nagkaroon ng activity doon na camping. So mag-overnight kami. No? Although, ang camping lang namin is within the school premises. Since bundok naman ito, no, so marami pa rin talagang magubat at masukal na lugar. So one time, natulog na kami, naka-tent lang kami, naglakad-lakad kami ng kasama ko, kabady ko. I think ang kabady ko noon ay si Rodel Villasis, ngayon ay isang kapitan or something ng barko. No? I'm not sure, dahil kasi matagal na akong walang contact sa mga classmates ko. Pero ako talaga yung pasaway, makulit, no? Pumunta ako yung sa hangganan, sa border ng eskwelahan namin, na merong bakod. At ang bakod, at sa likod ng bakod, ay gubat na, mga talahiban. Sa talahiban na yun, nakita ko bandang tuktok ng bundok, parang merong usok na nagmukhang kama. At sa kama na yun, ay merong parang lumabas na babae na nakaputing damit, no? Puting-puti siya. So nagtataka ako kung ano yun, no? Nagtataka ako kung ano yun. At takbo ko sa kasama ko, sa body ko, at sinabi ko meron ako nakitang white. Kadalasan ang white lady ay nakikita ng mga tao, no? Kung sila ay mag-isa, kung di man ay maramihan. At kadalasan kasi para sa akin, maaring ito ay gawa ng aking isipan. At hindi ko ma-verify ang kanyang katotohanan. Kaya nga lang, sa experience ko, meron talagang balahi o kumbaga nagtitindig ang balahibo mo, no, na merong takot o pagkagulat sa iyong nakita. At kadalasan nga sa pag-aaral ko, ayun ang talagang nagiging natural reaction na kung di mo alam ang mga bagay-bagay na nakikita mo, no, bago lang sa paningin mo, meron kang kakaibang pakiramdam, no, at kadalasan ito ay takot o pagkabigla. Ang tanong ni Jimaka Magbanwa ay kung totoo po ba ang white lady at black lady. Masasabi ko pong totoo siya kung ang pag-uusapan natin ay sa kulay ng balat ng tao. No, sa kulay ng balat ng tao, mga white lady at black lady. Dahil kasi meron nga namang mapuputi na balat at meron ding itim ang balat. No? Pero kung tatanungin natin yung spiritual na aspect ng white lady, no? Maari siya ay gawa ng isipan natin. So anong ibig sabihin pag gawa siya ng isipan natin? Ito ba ay totoo? Ito ba ay hindi totoo? No? On my part, bilang luntiang agama, bilang psychic investigator, no, ang lahat ng laman ng isipan natin ay sinasabi nating maaring totoo, no? Ito ay maaring magkaroon ng katotohanan dahil lahat ng pumapasok sa ating isipan, no, pinoprocess to ng ating isipan at maari itong isagawa at magmaterialize. Kaya nga meron tayong prayer, no, meron tayong wish-making process, yung mga bagay
na wala pa sa atin, na iniisip pa lang natin, hinihiling natin sa ating isipan patungo sa divine, eh nagkakaroon to ng katuparan later on. So ang white lady sa pag-aaral ng mga psychic ay maaring kathang isip ng mga tao. Nabubuhay siya sa kaisipan ng mga tao. At dahil sa lakas at pinagsama-samang lakas ng paniniwala patungkol sa white lady, at nagkakaroon siya ng apparition, no? Nagkakaroon siya ng apparition sa mga pagkakataon na hindi mo inaasahan. And usually they are programmed thoughts of the masses, ng mga tao, at doon siya nagkakaroon ng apparition. Although kung sa pag-aaral naman natin ng mga mythological creatures, merong nilalang na tinatawag na Allen, no? O Allen, or Alan, no? Pero hindi ko maalala kung yun nga ba ang talagang pangalan nila, pero sila ay mga taong puti na nakatira lagi sa kabundukan o malapit sa ilog. And I think one of the movie ng Regal Films, yung Shake, Rattle and Roll, eh nagkaroon sila ng feature or na-feature nila itong mga taong mapuputi na ito, no? Na nakatira sa kabundukan, na talagang puting-puti sila. Usually they are mythological creatures na nangangalaga ng kalikasan at mababait na tao sila, no? Mababait sila at hindi talaga sila nananakot. And as much as possible ay umiiwas sila sa mga tao. At yun naman talaga ang gawain ng mga elemental beings, no? Limitado ang kanilang ugnayan sa mga tao. Kung sakali man sila ay nagpakita sa atin, no? Kung sakali man sila ay nagpakita sa atin, ibig sabihin, meron silang mensahe. Maaring meron silang babala sa atin. Ang babala na yon ay yung mga kamalasan na nagaganap sa ating buhay. So meron tayo dapat gawin kung nagpakita sa atin ang mga elemental beings na ito. Dahil ang mga elementals ay bahagi ng ating katauhan. Tulad nga ng sinabi natin na tayo ay lupa, tayo ay hangin, tayo ay apoy, at tayo rin ay tubig, at tayo ay espiritu. Sa pamagitan ng mga engkantong ito at mga elemento na ito ay nabuo ang ating katauhan, ang ating katawan. Kung kaya kung bakit tayo ay nalalapitan ng mga nilalang na ito, ito ay nagpapahiwatig lamang o nagbibigay babala na meron tayong dapat gawin sa ating sarili na pangalagaan ang ating katawan. O kung hindi man para sa ating sarili, ay para din sa ating kapaligiran. Babalikan ko ang kwento or yung katanungan about sa Black Lady. Kailan ba nagsimula ang Black Lady, ang White Lady concept na kinatatakutan natin? I think pre-colonial times ay wala pang ganito, no? Hindi pa masyadong nauunawaan ng mga tao ang mga konsepto ng White Lady and Black Lady. Dahil nga natutubo pa sila, alam nila ay tinatawag ng mga alen, mga agta, no? Yung mga agta naman, ito yung mga maiitim na nila lang. Pero sa psychic investigation, nakikita natin yung mga black ladies na ito in a form of shadow. Sila yung mga nilalang na hindi nakikita, pero meron siyang pigment ng shadow. Kasi kung ikaw ay magsasagawa ng psychic investigation, no? Ang nakikita mo lang is either etheric na smoke na puti, o kung hindi naman ay parang shadowy black. No, yun yung mga nakikita natin sa psychic investigation. So wala talagang eksaktong forms, wala siyang eksaktong larawan kung anong itsura niya. Kahit sa mga kwento ng mga taong nakakakita o nakaka-witness ng mga ito, ay hindi nila ma-describe anong larawan, anong itsura niya. At binabase nila ang kanilang nakita, hindi dahil sa nakita ng kanilang mga mata, kundi binabase nila ang pagsasalarawan sa mga nilalang nito sa pamagitan ng kanilang nararamdaman. So ito yung difference, no, na nakakakita tayo hindi sa pamagitan ng mata, kundi sa ating pakiramdam. At sa ating pakiramdam, parang sinusuri natin at inuuri natin ano ba sila? Matanda, bata, babae, lalaki, 'di ba? Mataas or mababa. So ito ay bumabase sa ating pakiramdam at hindi dahil sa ating nakita ng ating mga mata. At ang konsepto ng white lady at black lady ay maaring nagsimula to sa panahon ng mga Amerikano, na kung saan ay nagsimula din ang discrimination of colors.
And ganun din yung tinatawag na white magic and black magic. Na ang white magic, ito ay nagmumula sa European. At yung black magic is more on African. Dahil kasi sila ay maiitim ang kulay. At sinasabi, pag white magic, ito daw ay mabuting magic. At yung black magic ay bad magic. Ganon din sa konsepto ng white lady or black lady na kinatatakutang pareho dahil meron siyang signos o babala na inahatid sa atin. Sa araw na ito, nais kong ipanalangin natin ang mga multo ng lupunan, ang mga multo na gumagala sa ating kalsada, ang mga multo na naninirahan sa bahay pamahalaan. Anong ibig kong sabihin dito? Dahil maraming korupsyon na nagaganap, maraming nagmumulto sa atin at nagbibigay ng katakot-takot na sindak sa ating mga mamamayan na sana sa darating na halalan matapos na ang mga ito. Pero bago tayo magtapos at manalangin, gusto ko munang batiin ang lahat ng mga nagsipag-comment, no? So ating mga avid viewers, so shoutout kay Jessarin Gamilong, kay Chairman Magdato, kay Ace Mustizo, kay Hilton Marfil, kay John Paul Segovia, kay Renz Vincent Ganya, kay Mark Daniel Tagarda, kay Mark Vincent Gardose, si Yuji Ben Walker, kay Mamilay 289, kay Sally Padlan. At ganun din kay Ma'am Romery Ten, Jane Quanico, Jehans Tejada, at kay It's Your Girl Mayari. At maraming salamat dahil nagkakaroon tayo ng ugnayan at pinagagaan nyo talaga ang aking loob. So kung bago pa lang kayo nakapanood sa aking channel, please give me a thumbs up, share nyo ang video ito, at mag-subscribe at i-hit na rin ang notification bell para makatanggap kayo ng update sa tuwing tayo ay magkakaroon ng bagong upload. So dahil dyan, hinihilingan ko po kayo na samahan ako para sa ikasampung araw. This is our 10th day of our 100 days devotion for a clean and peaceful election. Tayo manalangin. Luwalhati't parangal sa dakilang kapangyarihan na lumikha sa amin at sa buong sasinkuban. Luwalhati't parangal sa dakilang kapangyarihan na lumikha sa amin at sa buong sasinkuban. Luwalhati't parangal sa dakilang kapangyarihan na lumikha sa amin at sa buong sasinkuban. Luwalhati't parangal sa dakilang kapangyarihan na lumikha sa amin at sa buong sasinkuban. Luwalhati't parangal sa dakilang kapangyarihan na lumikha sa amin at sa buong sasinkuban. Luwalhati't parangal sa dakilang kapangyarihan na lumikha sa amin at sa buong sasinkuban. Luwalhati't parangal sa dakilang kapangyarihan na lumikha sa amin at sa buong sasinkuban. Luwalhati't parangal sa dakilang kapangyarihan na lumikha sa amin at sa buong sasinkuban. Luwalhati't parangal sa dakilang kapangyarihan na lumikha sa amin at sa buong sasinkuban. Hangin ay umihip sa silanganan. Hatid ay kaaliwan sa lahat ng nilalang na nalulumbay. Pinapawi ang luha ng kapighatian. Dala ay pag-asa sa buong sanlibutan. Apoy ng kapayapaan, liwanag ng sanlibutan. Pawiin ang kadiliman at kaguluhan. Pagningasin ang aming liwanag sa aming buhay. Dalisay na tubig, linisin ang aming karumihan. Kagalingan at kaginhawaan ay hatid, hudyat ng kaunlaran sa aming buhay. Inang lupang mapagkalinga, sa iyo kami sumasamo. Sa inyong pinagpalang bisig, kami sa iyo'y nananahan. Inang mapagmahal, pagpalain ang aming lupang tinubuan. Pilipinas kong bayan, sa iyo ay aming inaalay. Pag-asa, pag-ibig, kapayapaan at kaunlaran. Sa Pilipinas kong mahal, nawa ay masumpungan. Panginoong may kapal, may ari at mayari ng buong sansinukuban. Luwalhati at parangal ay sumayo. Nagpapasalamat kami sa araw na ito na yung pinagkaloob, na muli mo na naman kaming pinahintulutan na makadulog sa inyong harapan at luwalhatiin ang iyong dakilang pangalan. Maraming salamat sa buhay at kalakasan na aming taglay, sa panibagong araw na aming haharapin. Samahan niyo kami, tulungan niyo po kami na isagawa ang iyong kalooban. Kasangkapanin niyo po kami na maging sisidlan
ng iyong biyaya at pagpapala sa buong sanlibutan. Inilalapit ko po, Panginoon, ang aming inang bayan. Nalinisin niyo po ang lupain namin mula sa multo ng lipunan na nagbibigay takot sa at agam-agam sa aming kaisipan. Palayain niyo po kami, Panginoon, sa mga pagkaalipin na ipinagkakaloob sa amin ng pagkakataon. Pagkalooban niyo po kami ng pinuno ng bayan na siyang sasawata sa lahat ng kalipuan na ginagawa ng mga sangay nito. Panginoon, ipagkaloob niyo po sa amin ang hustisya, ang katarungan, at ipatupad ang katwiran sa aming buhay. Tulungan niyo po kaming masumpungan ang tunay na kaligayahan at kasaganahan. Wakasan niyo po ang aming paghihirap. Alam ko po na inyo pong nilikha ang bawat isa na iba-iba, na unique at special. Ngunit sinasamo ko po sa inyo na sana'y huwag niyo po kaming pagdanasin ng masyadong hirap. Tamang pagsubok lang na tutulong sa amin, na magtuturo sa amin upang paano maging matatag. At sa pamagitan ng kahirapan na aming dinaranas ay matuto kami sa buhay. At magamit namin ang aming karanasan upang iabot ang aming kamay sa iba na nahihirapan. Idinudulog ko ang mga tao na kasama namin ngayon sa mundong ito, ang aming pamilya, ang aming mga magulang, ang aming mga kapatid, ang aming mga asawa, ang aming mga anak, gayon din ang aming mga kaibigan, na tila ba sila ay bahagi ng aming pamilya. Maraming salamat, Panginoon, sa mga pagkakataon na pinagkakaloob na lagi niyo po kaming inaalala, na binibigyan niyo po kami ng pagkakataon na magising at makita ang isa't isa. Maraming salamat sa mga tapat na sumusubaybay sa ating palatuntunan dito sa Luntiang Agama. At dinadalangin ko na igawad nyo ang iyong pagpapala sa kanilang buhay. Panginoon, idinadalangin ko na iyong pagpalain ang buhay ni Jesserin Gamilong, ni Cherma Magdato, ni Ace Mostizo, ni Hilton Marfil, ni John Paul Segovia, ni Renz Vincent Gania, ni Mark Daniel Tagarda, ni Mark Vincent Gardose, ni Yuji Ben Walker, ni Mamelay 289, ni Sally Padlan, ni Romy Riten, ni Jane Quanico, at ng lahat ng mga tao na umaasa ng iyong biyaya at pagpapala, ay ipaabot niyo po sa kanila ang iyong pagsang-ayon, ang iyong biyaya, ang iyong tulong at pagyakap sa kanila sa panahong ito ng kanilang kapinghatian. Nawa sa lahat ng mga may karamdaman ay magkaroon sila ng kaginhawaan. Sa lahat ng mga may suliranin ay makita nila ang iyong liwanag na magbibigay lunas sa mga suliranin kanilang tinataglay. Panginoon, samahan niyo po kami. Huwag niyo po kaming kalimutan. Niluluwalhati namin kayo sa aming buhay. Tulad ng aming pagluwalhati sa iyo, nawa ay luwalhatiin niyo rin po kami. Maraming salamat. Mayari na pag-asatin. Paalam.